Good morning dyan sa Saudi Riyadh. September 9, 2022 po. Muli po si ODAP nandirito po sa Terminal 2 kung saan susunduin po natin si Joanna Marie Carandang na isa rin po sa mga nabiyayaan na makauwi ito ng Pilipinas sa kusang OFW Distress. Itong araw na ito ay isa ng ganap ng malaya na sa kanyang employer at doon sa kanyang agency na nagpamaya sa kanya nang matagal at talagang grabe ang pinagdaanan ng itong ating OFW na ito. Hinihintay ko rin po yung kanyang pamilya ngayon dito sa Terminal 2 para sunduin po kanilang anak. Maraming salamat po muli ho sa ating gobyerno na patuloy po na tumutugon sa ating mga request o report sa kanila. Maraming salamat po sa PCC Malacanang po at sa OC Love Dole at sa DMW at sa OWA. Mamaya ako makikita natin si Joanna at mamaya din po ay makakausap natin siya pati ang kanyang pamilya. Nag-proceed tayo ngayon dito sa Terminal 1 kasi walang Saudi airline na bababa doon sa arrival area ng Terminal 2. Kaya lumipat tayo doon sa Terminal 1. At dito natin hihintayin yung pamilya ni Carandang at mismo si OFW Carandang. Dito yan sa Terminal 1. Yung kanyang flight at Saudi Airlines. No? Pero nagbalik ang kanya na chair ng pamilya. Pero nakainalize. Magandang araw dyan sa Riyadh sa Saudi Arabia, Middle East. Nandito na po yung hinihintay natin ng isang OFW distress na sa pamamagitan ng repatriation sa tulong ng ating gobyerno sa Presidential Conference Center kay Director Jaime Mabilin po at sa DMW Secretary Susan Ople then kay OWA Administrator Arda Ignacio. Maraming salamat po sa inyo sa pagbubukas ninyo ng daan na makauwi isang OFW distress. At nandito na po siya ngayon at kasama po yung natin ng kanyang pamilya. At magpapasalamat po sila sa inyo. Maraming salamat po. Andito na po ako sa Pilipinas ngayon. Nagpapasalamat po ako sa ODAP, sa kay Sir Roberto, and sa PCC Malacanang, OWA Cares, and sa DMW. And sa Dole po. Sa mga tulad ko na nawawala na po ng pag-asa dahil sa mga nangyayari sa kanila sa ibang bansa, sa Middle East, laban lang po, nakaka-uwi din po kayo ng Pilipinas. Magpapasalamat din po ang ating OFW sa huling page natin doon sa Polo. Siguro may mga nagagalit sa Polo kung natatanggalan yung kanilang proseso. Pero hindi natin po ang Polo dahil sa dami nilang naka-stranded. Ano bang masasabi mo sa Polo? Para sa akin, sir, kasi sa Polo, medyo na antala lang ng kaunti kasi medyo matigas din kasi yung agency ko sa Jordan. Kaya medyo hindi nila naasikaso kagad yung papeles ko. Pero sa awa naman ng Diyos, bago ako mag-flight, buti nakuha naman nila po agad yung passport. Actually, ito si Garanda, ay biktima rin ito ng pambubuli ng kapwa niya, OFW, doon sa bahay ng kanyang amo. At ito ay ginawa ng kwento pero hindi nagtagumpay. Ano masasabi mo din sa OFW? Masasabi ko sa kanya, sir, Diyos na bahala sa kanya pero uuwi ka pa rin ng Pilipinas. Hindi ka naman magtatagal kung nasan ka ngayon. Ayan po, narinig niyo po si Joanna Carandang at awa ng Panginoon Diyos at nagpapasalamat po muli po kami sa mga lahat ng mga nagpapasalamat po muli po kami sa mga sangay po ng ating gobyerno na patuloy po na tumatanggap po ng ating mga tawag at reklamo at report sa Presidential Conference Center Malacanang kay Director Jaime Mabilin at kay Secretary Susan Ople ng DNW at Administrator Arnel Ignacio ng OWA sa OC Lab, no? Na patuloy po silang tumatanggap po ng ating mga report
at paagap ko silang tumutugon. Kaya mayroong isang karandang na nandirito na ngayon sa Manila. At doon naman po sa mga agency na patuloy kayo nagpapabaya sa inyong mga deployed workers, silang po ang ating papag-uusapan sa huli ho. May tinatawag po tayong batas at ang batas ang bahala sa inyo. Maraming salamat po muli. Ito po si Odap.